Steph Curry and Under Armour have nearly locked down a lifetime contract worth more than $1 billion. Yan nga ang latest update patungkol nga sa shoe deal nito ni Stephen Curry. At mga idol, kahit nearly locked ngayon ay expected nga na mag-sign itong si Stephen Curry ng kontrata na katulad nga kay LeBron James sa Nike naman. Lifetime deal din yun mga idol, lifetime contract na worth $1 billion din na sinay niya nga noong taong 2015. At ang possible rason nga kung bakit sinay ni LeBron James niya noong taong 2015 at ngayon naman si Stephen Curry ngayong 2022 ay siguro napakarami na ngang revenue. Napakadaming kita na dinala neto ni Stephen Curry sa brand ng Under Armour. Mukhang very valuable na nga itong si Stephen Curry para sa Under Armour. Ayaw na nilang pakawalan itong si Steph. Face of the brand na yata itong si Stephen Curry mga idol. At for sure, naging worth it yung investment netong Under Armour kay Stephen Curry. At isa pa nga rin ang sigurado na deserve ni Stephen Curry yung ganyang kontrata. Pero para na nga sa ating next balita, pag-usapan natin ang sinabi ng former coach na dapat daw itong team ng Miami Heat ay trade itong si Tyler Hero para nga kay Cameron Johnson dahil it makes sense daw for both sides. Kumbaga mas fit itong si Hero sa Suns, si Johnson mas fit nga sa team ng Miami Heat. Well, parang mahirap nga na mag-agree dito sa former coach na ito. Dahil itong si Hero ay may better upside, better ceiling or better potential nga kesa nga kay Cameron Johnson. Base nga sa eye test, itong si Tyler Hero ay for sure an all-star level player. Samantalang itong si Cameron Johnson mga idol ay isang solid na role player lamang. Parang bad trade nga ito para sa team ng Miami Heat. Pero maybe in the future gumaling pa itong si Cameron Johnson. Pero sa ngayon, for sure ay isa nga itong bad trade para nga sa team ng Miami Heat. At ngayon nga, para na sa ating panghuling balita ay pag-usapan nga natin ang dapat na gawin ni Anthony Davis next season para nga lumakas ang kanyang team na Los Angeles Lakers. Sinabi nga ni Kevin Garnett, it's his turn to carry the torch. Isang dekada na nga daw hawak-hawak ni LeBron James ang torch or siya ang nangunguna. Ito nga daw si AD ay pumunta sa team ng Los Angeles Lakers para nga maging MVP at kunin nga daw yung torch from LeBron James at buhatin yon. Actually nga mga idol, since 2020 ay parang inuumpisa na gawin niya ni Anthony Davis. Very dominant nga siya nung kanyang first year sa Los Angeles Lakers. Defensive Player of the Year candidate pa nga siya nun. Pero injuries happened mga idol these past 2 years. Kaya nga sobrang nag-struggle itong si Anthony Davis. Pero for sure, kayang-kaya niya namang gawin yan. He has the abilities nga to be the guy para nga sa team lang Los Angeles Lakers. And for sure, nalalakas nga sila dyan dahil kapag sinubukang maglaro ni Anthony Davis ng ganyan, ay magiging very dominant nga siya. At arguably, unstoppable itong si AD. Shooting, layups, dunk, fadeaway, bully ball, yan ang arsenal ni Anthony Davis at mas marami pa dyan. Pero the problem nga mga idol ay yung kanyang kalusugan, yung kanyang health. Lagi nga siyang apektado nun. Kaya nga if he can stay healthy, ay talaga namang kaya niyang kuwanin ang torch from LeBron James at pangunahan ang team ng Los Angeles Lakers.